Naniniwala ba kayo sa totoong pag-ibig? Yung walang hinihintay na kapalit? Kamusta mga kaibigan? Isang kwento muli ang ibabahagi ko sa inyo na tiyak ay kapupulutan nyo ng aral. Bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video at pakiclick din po ng subscribe button. Gayun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga padating ko pang uploads. Kilalanin natin si Anna, isang simpleng babae at mapagmahal na anak. Si Anna ay nagtatrabaho bilang executive secretary sa isang kilalang kumpanya sa bansa. Doon niya nakilala ang amo niyang sina Dave at Travis. Magkapatid sila pero magkaiba ang pag-uugali. Samantala, kasabay ng pagtatrabaho ni Anna ay ang pagkalugi naman ng family business nila. Kaya naman, nagkabaon-baon sila sa utang at dumating pa sa point na mareremata na ng bangko ang mga investment nila. Hindi na alam ng dalaga kung saan siya pwedeng humingi ng tulong. Buti na lang, may nagmagandang loob sa kanya. Magandang hapon, Sir Dave. Bati ng dalaga. You're late. Traffic ba sa labas? Nakasimangot na tanong ng binata. Pasensya na po, Sir. Sambit ng dalaga. Okay, have a seat. Anyway, bala ko sana nadalhin ka sa mamahaling restaurant. Kaso naisip ko na hindi ka sanay kumain doon. Kaya nag-decide na lang ako na dito na tayo sa fast food magkita. Pagpasensyahan mo na kung naistorbo pa kita sa trabaho mo. Sambit ng binata. Kaya kita inimbitahan dito dahil may ilalapit ako sa'yo na alam kong makikinabang ka. Pero bago ang lahat, kamusta ang trabaho as secretary ni Travis? And how's your family? Tanong ng binata. Ayos naman po. Mabait naman pong boss si Sir Travis, sambit ni Anna. Pero ang totoo, may family problem po ako, nakayukong sabi ni Anna. Yung totoo, naikwento na sa akin ni Travis ang problema nyo, lalo na ng family mo. Nasabi niya na malapit ng maremata ng bangko ang negosyo nyo, pagpapatuloy ng binata. Nasabi din sa akin ng kapatid ko na hanggat maaari, ayaw ng father mo na mawala ang lupa nyo. Kaya lahat kayo ay gumagawa ng paraan para makabayad sa utang. To make the story short, yung problema mo ang reason kung bakit kita pinapunta dito ngayon. I'm willing to help you. Aside from that, babayaran ko din ang mga utang nyo sa bangko. At bibigyan ko ng puhunan ang family mo para makapag-start ulit ng business nila, sabi ng binata. Talaga, sir? Pero nakakahiya naman po sa inyo, tanong ni Anna. Oo, Anna, gagawin ko lahat ng yon but in one condition, prangkang sabi ng binata. Pinagkasundo ako ng parents ko sa babaeng hindi ko naman talaga mahal. And my family wanted to marry that woman para lang palakasin ang negosyo namin. Siyempre, tumutul ako. Eventually, sumuko din sila sa kapipilit sa akin. Since is spoiled brat ako, they allowed me na balin ang pinagkasunduan. But in one condition. Kailangan kong makahanap ng babaeng papakasalan ko within 1 month or else hindi nila ako pamamanahan. Ang hirap ng challenge na yon, pero tinanggap ko ang hamon nila. Eh sir, ano pang may tutulong ko sa inyo? Tanong ng dalaga. That's exactly what I'm talking to you right now. Hihingin ko ang tulong mo. You will be my wife. Diretso na sabi ni Dave. Ha? Seryoso po ba kayo, sir? Oo, Anna, seryoso ako. Magiging asawa kita ng 6 months. Don't worry, magiging palabas lang ang lahat. After ko makuha ang mana, maghihiwalay tayo na parang walang nangyari. Dahil wala ng choice ang dalaga at gusto niya ring makatulong sa parents niya, ay pumayag na siya sa kondisyon ng binata. Isang linggo ang lumipas
natuloy ang kasal ni Anna at Dave. Madami ang nagulat. Dahil sa mayaman si Dave, madaming naririnig ang dalaga na masasakit na salita. Kesyo dahil lang sa mapera, kaya siya nagpakasal sa binata. Lahat ng yun ay binaliwala niya dahil alam niya sa sarili niya ang totoo na hindi pera ang dahilan kaya nagpakasal ang dalaga kay Dave. Pero minsan, dumarating din sa point na hindi niya maiwasang hindi masaktan. Isang umaga, bumisita ang nanay ni Dave. "Good morning, ma," sambit ni Dave. "Asa na pala ang asawa mo?" tanong ng mama niya. "Nasa kusina po, nagluluto," sagot ni Dave. "Dave, mag-usap nga tayo habang wala ang asawa mo. Paprangkahin na kita, di ko tanggap ang asawa mo. Anong pumasok sa utak mo at pinakasalan mo ang babae na yan?" maarteng tanong ng ina ni Dave. "Ma, please lang, tanggapin mo na si Anna. Kahit nanggaling siya sa hirap, matino siyang babae," sambit ng binata. "Kilala kita, Dave. Alam kong pinakasalan mo lang ang babae na yan dahil sa mana," galit na sabi ng ina niya. Sasagot pa sana si Dave nang biglang dumating naman si Anna. "Ma, Dave, huwag na po kayong mag-away," mahinahon na sabi ng dalaga. "Ikaw babae, kahit anong gawin mo, hindi kita matatanggap bilang asawa ng anak ko. Alam kong pera lang niya ang habol mo," mataray na sabi ng mama ni Dave. "Alam kong lubog kayo sa utang, kaya pinakasalan mo ang anak ko," sabi ng matapobreng dianan. Masakit kay Anna lahat ng sinabi ng mama ni Dave, pero wala siyang magawa. Ngiti niya maipagtanggol ang sarili niya. Kaya naluluha na lamang siyang umalis at umakyat ng kwarto nila. Makalipas ang ilang buwan, habang tumatagal, hindi namamalaya ng binata na minamahal na pala niya si Anna. Sa pag-aalaga nito, sa pag-iintindi sa kanya sa araw-araw, napansin din niya na sweet ang dalaga. Pero di niya pinapahalata sa dalaga ang nararamdaman niya, dahil alam niya na kontrata lang ang lahat. Pero kahit anong pigil mo pala sa nararamdaman mo, pag puso na ang kalaban mo, hindi mo na mapipigilan pa. Kaya isang umaga, kinausap na niya si Anna at inamin niya ang nararamdaman niya dito. "Anna, may gusto sana akong sabihin sa'yo," sambit ni Dave. "Ano kasi?" Nauutal na ang binata. "Lahat ginawa ko na para mapigilan ang nararamdaman ko sa'yo. Sinungitan na kita, nagparty na ako gabi-gabi para lang mabaling ang nararamdaman ko sa iba. Pero bakit ganun? Bakit ganito ang nararamdaman ko sa'yo? Bakit nagseselos ako kapag may kausap kang ibang lalaki sa opisina? Mahal na kita, Anna," diretsyong sambit ng binata habang nahihiya sa kanyang sinasabi. Tinawanan lang siya ng dalaga, kaya nakasimangot ang binata na tumingin ng diretsyo. "Yan lang ba ang sagot mo sa lahat ng sinabi ko sa'yo?" nakakunot noo na tanong ni Dave. "Eh kasi ang isang Dave Smith, kilalang babaero, masungit, arugante, at spoiled brat. May in love ka sa akin? Nagpapatawa ka ba, Dave? Kasi ang hirap paniwalaan eh. Kung nagbibiro ka lang, please wag ako. Dahil kahit ako, tanga ang puso ko. Alam kong malito," sabi ng dalaga. "Alam kong kasunduan lang lahat ng ito. Pero ang totoo, matagal na kitang mahal," pag-amin ng dalaga. "Alam mo, unang kita ko palang sa'yo sa kumpanya ay gusto na kita," nahihiyang sambit ng dalaga. Nagulat ang binata sa sinabi ng dalaga. Sabay ngiti na niyakap niya si Anna. "Ang pag-ibig, hindi basihan kung ano ang meron ka. Mayaman ka man o mahirap, hindi natin mapipigilan ang puso natin. Dahil ang pag-ibig ay hindi lamang basta emosyon na nararamdaman, kundi isang desisyon na dapat panindigan." Lumipas ang mga araw, walang pagsidlan ang kaligayahan ng mag-asawa. Pinaparamdam nila sa isa't isa
ang wagas nilang pagmamahalan. Isang umaga, sa tahanan ni na Anna at Dave, ay masaya ang mag-asawa na naglalambingan. Han, hindi ko inaasahan na mangyayari sa atin to, na ang babaero at napakasupladong si Dave ay magiging sa akin na talaga. Sana kung panaginip lang ang lahat ng to, ay hindi na ako magising. Nakangiting sabi ni Anna. Han, ikaw ang buhay ko ngayon at hindi ako makakapayag na mawalay pa sa'yo dahil mahal na mahal kita, Anna. Sabay halik sa labi ng asawa. Isang linggo ang lumipas. Sa opisina, habang nagtatrabaho si Anna, ay may biglang tumawag sa cellphone niya. Hello po, sino po ito? Tanong ni Anna sa tumawag. Ako to, ang mama ni Dave. Gusto kong magkita tayo at may mahalaga akong sasabihin sa'yo. Aruganteng sabi ng ginang. Ibinigay ng babae ang address kung saan sila magkikita ng dalaga. Good evening po, mama. Mahinahong sabi ni Anna sa ginang. Maupo ka, Anna. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Alam ko kung bakit mo pinakasalan ang anak ko. Dahil sa pera niya. Kilala ko si Dave. Hindi siya sanay sa hirap ng buhay. At lalong hindi kita tanggap para maging manugang ko. Nanlilisik ang matang, sabi ng babae. Sabay abot ng matanda ng sobre. Ano po ito? Nagtatakang tanong ni Anna. Pera yan, Anna. Kabayaran para iwan mo ang anak ko. Sapat na siguro ang 2 milyon para mabayaran ng magulang mo ang lahat ng utang nila. Nagtataka ka siguro kung bakit alam ko ang lahat. Dahil pinaimbestigahan ko ang pamilya mo. Hindi ang isang kagaya mo lang ang nararapat sa anak ko. Mataray na sabi ng ginang. Ma, please po. Hindi ko po matatanggap yan. Mahal ko po si Dave at hindi lang dahil sa pera. Mahinahon na sabi ni Anna. Huwag mo ako matawag-tawag na mama. Dahil hindi kita matatanggap. At yung totoo, meron na akong napiling magiging asawa talaga ni Dave. Siya ang nababagay sa anak ko. At galing sa mayamang pamilya. Sabay alis ng ginang. Naiiyak na napaupo na lamang si Anna. Kahit sanay na siya sa pasaring lagi ng ina ng asawa niya, hindi niya pa rin maiwasan ang hindi masaktan. Nanlulumo siyang umalis, dala ang sobre at umuwi sa kanilang tahanan. Han, are you okay? Bakit ganyan ka? Umiiyak ka ba? Nag-aalalang tanong ni Dave. Tahimik na inabot ni Anna ang sobre sa asawa. Ano to? Nagtatakang tanong ng lalaki. Nakipagkita sa akin ang mama mo, Dave. At binigay niya sa akin yan. Ito ba ang kabayaran sa pagpayag ko na magpakasal sa'yo? Dahil sa isang kontrata, Dave. Hindi ako tanggap ng mama mo. Halos manliit ang pagkatao ko sa tuwing sasabihan niya sa akin na mukha akong pera. Naaawang lumapit si Dave sa asawa niya. Han, huwag mong intindihin si mama. Matatanggap ka din niya pagdating ng panahon. Sabay yakap sa asawa. Nagpumiglas na lumayo si Anna. Dave, mahal na mahal kita. Pero siguro tama ang mama mo. Hindi talaga akong para sa'yo. Hindi ito ang gusto kong buhay na laging nakatago na lang sa lahat ng tao. Ano bang pinagsasabi mo, Anna? Naguguluhang sabi ni Dave. Ayoko na, Dave. Gusto ko nang maghiwalay tayong dalawa. Hindi ako ang babae para sa'yo. Iyak na sabi ni Anna. Please, Han. Mag-isip kang mabuti. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Pagmamakaawa ni Dave. Pero buo na ang desisyon ni Anna na lumisan na sa tahanan at sa buhay ni Dave. Sinubukang hanapin ni Dave ang asawa, ngunit hindi niya alam kung saan ito nagpunta. Wala na sa dating tahanan, kahit mga magulang ng kanyang asawa ay hindi alam kung saan nagpunta ang dalaga. Ilang taon ang lumipas, Dave, wala ka nang ginawa kundi magmukmuk dyan. Tingnan mo nga yung sarili mo. Pati kumpanya, pinabayaan mo na. Ang sabi ng kanyang ina. Halos araw-araw nang hindi napasok si Dave sa trabaho. Alak ang nakakasama niya tuwing gabi.
Halos laki ng itinanda ng itsura kaysa sa dati. Mama, umalis ka na po. Di ko po kayo kailangan dito. Anak, makakalimutan mo din yung babaeng yun. Kung talagang mahal ka niya, ay di ka niya iiwan. Aroganteng sabi ng ina. Hindi na nakatiis si Dave at sumagot na sa kanyang ina. Mama, kung hindi dahil sa inyo, hindi ako iiwan ng asawa ko. Masaya ka na ba, ma? Na ganito ang buhay ko ngayon? Na halos sirain ko ang buhay ko pamula nang iwan ako ni Anna. Nangako ako sa kanya na ipaglalaban ko siya. Pero sa tuwing nakikita ko ang asawa ko na malungkot dahil sa pangmamaliit niyo, lagi kong sinasabi sa kanya na hayaan kayo dahil matatanggap niyo din siya. Pero ma, ang sakit-sakit na. Dahil ang sarili kong ina, hindi matanggap ang pinakamamahal ko. Wala akong pakialam sa yaman, mama. Dahil ang asawa ko lang ang kailangan ko. Umiiyak na sabi ni Dave. Nagulat ang ginang sa mga sinabi ng anak. Hindi niya inaasahan na totoo talaga ang pagmamahal ni Dave sa babae. Nanlulumo siya ngayon sa nangyayari sa kanyang anak. Awa at galit sa sarili ang naramdaman niya. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sisirain ni Dave ang buhay niya. Anak, baka mahulog ka dyan. Ang sabi ni Anna sa batang naglalaro sa labas ng kanilang bahay. Okay lang po ako, mami. Strong po ako. Nakangiting sabi ng bata na si Dave. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang anak, hindi maalis sa kanyang mukha ang lungkot. Sanahan kasama pa din kita dito ngayon. Sana kasama ka ng anak nating naglalaro. Ilang taon na ang lumipas, pero hindi nawala sa kanyang isipan ang asawa niya. Sa pagmumuni-muni niya, hindi niya napansin na may tao na pala na nakalapit sa kanya. Ana, sabi ng matandang nasa harap niya. Mama? Nanlaking mata na napatayo siya. Ano pong ginagawa niyo dito? Paano niyo nalaman kung saan ako nakatira? Iha, hindi na mahalaga kung paano ko nalaman kung saan ka nakatira. Mahinahong sabi ng ginang. Andito ako para humingi sa iyo ng tawad sa lahat ng nagawa ko. Ako ang dahilan kung bakit iniwan mo ang anak ko. Sana ako din ang maging daan para magkabalikan kayong dalawa. Naiiyak na sabi ng ginang. Mahal na mahal ka ng anak ko at nasasaktan ako sa tuwing nakikita ko siyang nahihirapan dahil sa pagkawala mo. At alam ko din na hindi mo tinanggap ang pera na binigay ko sa'yo dahil nakita ko yun mismo sa bahay niyo. Sana matpatawad mo ako sa lahat ng nagawa ko. Iyak na sabi ng ginang. Labis ang kasiyahan ni Anna na niyakap ang ginang. Salamat po. Mahal na mahal ko po si Dave. Mami, sino po siya? Bakit po kayo nag-iiyakan? Inosenteng tanong ng batang si Dave. Nagulat na napatingin ang ginang sa batang lumapit. Iha, kamukhang kamukha ni Dave ang bata. Mga mata, buhok at labi. Apo ko ba siya? Naguguluhang tanong ng matanda. Nakangiting lumapit si Anna. Opo ma, anak po namin siya ni Dave. Niyakap ng mahigpit ng matanda ang bata. Apo ko, patawarin mo ako. Sabi ng matanda. Dahil sa pag-uusap nila ng biyanan, ay inaya silang mag-ina upang puntahan sa bahay ang anak nito na asawa ni Anna. Pagbukas ng pinto, Ma, kung nandito ka na naman para kausapin ako, umalis ka na. Habang nakatalikod na sabi ni Dave, at tula lang nakatingin sa bintana. Han, patawarin mo sana ako. Iyak na sabi ni Anna. Nagulat si Dave sa narinig na tinig, pamilyar na pamilyar sa kanya yon. Pagharap niya sa pinto, hindi nga siya nagkakamaling ang asawa niya ang nasa harapan niya. Han, bumalik ka. Binalikan mo ko. Makikita mo sa mukha ni Dave ang sobrang kaligayahan. Hindi ako umalis sa bahay natin. Dahil nagbabaka sakali ako na babalikan mo ko, Han. Patawarin mo ako dahil nangako ako sa iyo na ipaglalaban kita. Pero di ko nagawa.
Naiiyak na sabi ni Dave. Tama na. Ako ang dapat humingi ng tawad sa iyo, Han. Naging mahina ako sa pagsubok sa relasyon natin. Dapat hindi kita iniwan. Iyak na sabi ng babae. Huwag ka na umiyak, Han. Ang mahalaga, andito ka na sa tabi ko. Sabay yakap sa asawa. Hinding-hindi na ako mawawala uli sa'yo, Dave. Mahal na mahal kita. Walang araw na hindi ikaw ang laman ng isip at puso ko. Dave, maipapakilala nga pala ako sa'yo. Ha? Sino? Nagtatakang tanong ng asawa. Baby. Sabay tawag sa bata. Nagulat si Dave sa nakita. Anak ko ba siya, Han? Oo, Dave. Anak natin siya. Daddy ko. Sa wakas, nakita na din kita. Sabay yakap ng bata sa kanyang ama. Masaya po ako dahil magkakasama na tayo. May makakalaro na po ako. Masayang sabi ng bata. Naguguluhan naman nagtanong si Dave. Kilala niya ako? Paano? Oo, Dave. Kilalang kilala ka ng anak natin. Hindi man tayo magkasama, pero di ko inalis sa isip niya na ikaw ang daddy niya. Kinekwento ko pa nga sa kanya kung gaano kakapogi at kabait ng daddy niya. Pinapakita ko ang picture mo lagi sa kanya. Pag nagtatanong siya kung asan ka, lagi ko sinasabi na nasa business trip ka. Naiiyak na niyakap ng mahigpit ni Dave ang anak. Anak, salamat dahil hindi mo pinabayaan ang mami mo. At patawarin mo ako dahil matagal tayo nagkawalay. Pangako ko sa'yo, magiging mabuti akong daddy sa'yo at lagi tayo maglalaro. Masaya na sabi ng lalaki. Dahil alam na mag-asawa na may pagkukulang sila sa kanilang anak, ay bumawi sila dito ng sobra. Lagi silang magkasama sa pamamasyal at lahat ng oras ay ibinigay nila sa kanilang anak. Gayon din si Anna. Inalagaan niya ang mag-ama niya at sa wakas ay masaya na silang mag-anak. At sobrang saya ng ina ni Dave dahil sobrang lapit sa kanya ng bata. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay may natutunan kayo rito. Mahalin ang iyong pamilya. Dahil ang pamilya ay parang isa ring kayamanan na nagmamahal sa iyo at nag-aalaga. Wealth would live. Sometimes, even your health, your network, everything would disappear. And you would be left with just family. Family is all you've got. So treat them right. Maaari nyo nang ibahagi ang inyong opinion at reaction sa video na to. Paki-like po ng ating video, paki-click din ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads.